Ayan po, good morning po mga kabukid. So, continue tayo dito sa ano, sa ginagawa kong additional setup dito sa aking greenhouse. So, yung sa kaliwang banda tapos na 'yon at meron na yung apat na linya, meron ng nalagyan ko na ng seedlings. Nilagyan ko na 'yan, meron na 'yan. At dito tayo ngayon. Magdudugtong ako ng downspout. Ito. Dudugtong ko 'yan ngayon. Gamit itong connector. Downspout connector. So ang posisyon nito mga kabukid pag nagdugtong kayo ng downspout ganito. So ito yung female, ito yung female, ito yung male. So kung saan yung flow ng tubig, simula doon papunta dito. Pag ganyan siya. Ayun. Ganyan siya. So hindi pabaliktad. Saan yung flow ng tubig, pag ganyan siya. Ito yung female una. Papakita ko mamaya kung paano ko idugtong 'yan. Ayan po. At medyo mainit na ngayon. Yung litos ko parang ano yung dahon. O pag naka-budget ako, lalagyan ko to ng ng net shade para hindi maano yung litos natin. So dito tayo ngayon mga kabukid. Dito tayo ngayon magdudugtong tayo ng downspout. Umpisa ang gamit ko pong pang cover dito sa dulo ay ito yung rubber mat. So ginupit ko na kasya lang dito sa butas. So bago natin lagyan ng bago natin ilagay ito, lagyan muna natin ng sealant. Ito mga kabukid kita ko. Ito mga kabukid, lagyan muna natin ng sealant dito sa loob. Vertical, horizontal sa taas, kahit wag na sa taas. Ang purpose po niyan mga kabukid kasi tulad nung na-experience ko dito na hindi ko nilagyan ng sealant sa loob, nilagay ko na yung rubber mat, yan nagkakalik. Dahilan yan ay mga kabukid, yung ugat ng ugat ng litos pumapasok po dito sa kasi wala ang sealant dun sa loob. Naghahanap ng mapapasukan yung ugat kaya tumatago sila dito, tinutulak nila yung yan. Yung mga nagkakalumot, meron yung leak. Kaya ito babaguhin ko to. So mas maganda pala lagyan muna ng sealant sa loob tapos ilagay to at dudukutin lang doon sa loob para maayos yung pagkalagay, para hindi makasiksik yung ugat. Tulad ng ginawa ko dito mga kabukid. Diba ko lang kung makikita. Ayan. Meron niyang sealant sa loob at maayos ang pagkakalagay. Mamaya lalagyan natin ng yan, sealant. At dudukutin lang natin dito sa loob gamit nitong stick. So ito po mga kabukid ang gamit kong sealant. Joint and crack sealant for connection joint. Acrylic sealant B212. Bosne po yung brand. So lagyan natin ng sealant dito. Kahit sa ibabaw, huwag na. Hindi na naman ma-update ng ugat dyan. Depensya lang po ito na hindi siya itutulak ng ugat. Tapos dukotin natin dito para maayos ito talaga ng sealant. Ayusin lang natin sa loob. Importante niyan mga kabukid, hindi makapasok yung mga sealant ng dito. Hindi na ito ang mga sealant. Tapos
nagtulak sila. Kaya sila kalit. Kaya yung gano'n. Marit na. Tapos yung para dito mga kabukid sa connector, unahin natin itong nail na ipasok dito bago natin idugtong. Yan. So unahin muna natin ito dito. So ilalagyan pa natin ang sealant dyan sa loob. So kailangan mga kabukid mayroong sealant sa loob at saka sa labas. So, meron tayong mga ano na baguhan na gumagamit ng downspout na ang problema sila, marami daw ano panay leak daw. So yan po mga kabukid, tapos na yung ano yung pinakaibabaw na linya. So yung pinakadulo dito, nadugtong ko na yan lahat ng ano connector. Yung pinakadulo ay sobra ng 3 holes. Itong huling holes hindi ko na magagamit to kasi puputasan ko yan dito para dun sa drain or return. Katulad nun ano, kabila. So dito muna ako. Tapusin ko lang tong ano ilang apat na linya. So sa ibabaw nag-umpisa, pinakaibabaw tapos na. Tapos na 'yan. Pinakaibabaw. Yung panglimang downspout doon ng mga kabukid, naputulan ko 'yon ng ano ng 2 holes. So yun po.
So yan po mga kabukid, tapos na natin yung ano, apat na layer. Pero kulang pa dun sa ano, yung pinakadulo, yung pang limang downspout. Kasi lilinisan pa natin tong ano, tong lumang downspout. Ito yung galing dito sa ano, yung tatlong linya na naka-table. So lilinisan ko muna yan. Mamaya pag ano, kasi umuulan na naman, you know. Makulimlim na naman. Yan. At kanina ay umulan na. Paikot yung ano. Paikot yung ulan. So lilinisan ko muna to. Bago ko ituloy yung ano.